Hello students! Sa video na ito, ang ating lesson ay square root. Sa ating nakaraang lesson ay na-discuss natin ang rational number. Ito yung mga number na maaari nating i-express bilang fraction or decimal. Ang bawat terminating or non-terminating repeating decimal ay mga rational number din. Ngayon ay i-define na natin ang square root. A square root of a number is a number when multiplied to itself will give you the original number. Ang square root ng isang number ay kapag minultiply natin ito sa sarili niya, ay makukuha natin ang original number or yung given number. Halimbawa, the square root of 9 are positive 3 and negative 3 because when positive 3 and negative 3 are multiplied to themselves, they are equal to 9. Sinasabi ng halimbawa na ito na ang square root daw ng 9 ay positive 3 at negative 3. Dahil kapag minultiply natin ang dalawang number na ito sa kanilang sarili, ay makukuha natin ang sagot na 9. Dahil ang positive 3 times positive 3 ay equal sa positive 9, at ang negative 3 times negative 3 ay equal din sa positive 9. Note that every positive number has two square roots. One is positive and the other one is negative. Ating nakita sa halimbawa kanina na ang positive number ay may dalawang square root, isang positive at isang negative. Narito pa ang isang halimbawa, square root of 81. Ito ang symbol natin para sa square root. Ito ay ang radical sign. At ang 81 naman ay ang tinatawag nating radicand. Ito yung kukunin natin ang square root. Ang square root of 81 ay 9 at negative 9, isang positive at isang negative. Kapag minultiply natin ang dalawang ito sa kanilang sarili, makukuha natin ang ating radicand, which is positive 81. Now, kung meron tayong rational number, meron din tayong tinatawag na irrational number. If the square root of a number is non-terminating, non-repeating decimal, we say that it is an irrational number. Kanina ay nailarawan na natin ang square root ng isang number. At kapag daw ang square root ay non-terminating, non-repeating decimal, ito ay masasabi nating irrational number. Ibig sabihin nito na kapag ang square root ng isang number ay hindi eksakto or hindi whole number at ang square root ay decimal, ito ay irrational number. Halimbawa ay ang square root of 3, square root of 10, at square root of 15. Ang square root na mga number na ito ay mga decimal, kaya naman sila ay mga halimbawa ng irrational number. Kapag sinabi naman nating principal square root, the principal square root is the positive square root of the given number or radicand. The principal root is rational if the radicand is a perfect square. If not, then the principal square root is irrational. Kapag principal square root ang ating hinahanap, ang ibibigay lamang nating sagot ay ang positive square root ng isang number. Ang principal root ay rational kapag ang radicand ay isang perfect square. Kung hindi naman, ito ay irrational. Halimbawa, ang principal square root ng 9 ay positive 3. Narito naman ang first 5 perfect squares, ang 1, 4, 9, 16, at 25. Kapag kinuha natin ang square root ng mga ito, ang square root ng 1 ay 1, ang square root ng 4 ay 2, ang square root ng 9 is 3, ang square root ng 16 ay 4, at ang square root naman ng 25 ay 5. Makikita natin sa numbers 1 to 5 ang exponent na 2. Ini-indicate nito na imumultiply natin sa sarili ang given number. Ang 1 squared ay equal sa 1, ang 2 squared ay 4, 3 squared ay 9, 4 squared 16, at ang 5 squared ay equal sa 25. Dito natin nakuha ang limang unang perfect squares. Note, 0 has only one square root, which is 0.
Ang number na mayroon lamang isang square root ay 0. Ang square root ng 0 ay 0 din. Hindi ito katulad ng ibang number na mayroong dalawang square root, isang positive at isang negative. Negative numbers do not have real square roots. Their square roots are called imaginary numbers. Imaginary number ang square root ng kahit anong negative numbers. Ngunit hindi na natin madidiscuss dito sa ating video ang imaginary numbers dahil ito ay matatakel or sakop na ng higher branch ng mathematics. Para mas maunawaan ang concept ng square root, narito ang ating mga halimbawa. Simulan natin sa ating illustrative example 1. Find the principal root of square root of 49. Para sa ating solution, ang square root of 49 ay equal sa positive and negative 7. This means that the square root of 49 is either 7 or negative 7. Because 7 times 7 is equal to 49, and negative 7 times negative 7 is equal to 49. Dalawa ang maaaring maging square root ng 49. Ito ay ang positive 7 at negative 7. Thus, square root of 49 has a principal square root of 7 and it is rational. Sa halimbawang ito, ang hinahanap lamang natin ay ang principal square root ng 49. Kaya naman, ang sagot natin dito ay ang positive square root lang ng 49, which is positive 7. Inilarawan na din natin na ang square root of 49 ay isang rational number. Next, para sa ating illustrative example 2. Determine whether the principal root of square root of 17 is rational or irrational. Ang square root of 17 is equal to positive and negative square root of 17. Ang ating radicand, which is 17, is not a perfect square. Ibig sabihin ay wala itong eksaktong square root. If the radicand is not a perfect square, then the principal square root is irrational. Kaya naman ang sagot natin sa halimbawang ito ay the principal root of square root of 17 is irrational. Para sa ating pangatlong halimbawa, between which two consecutive integers does square root of 6 lie? Ang square root of 6 ay irrational number dahil wala itong eksaktong square root at ang 6 ay hindi perfect square. 6 lies between the consecutive perfect squares 4 and 9. Nasa gitna ng mga perfect square na 4 and 9 ang 6. Kapag kinuha natin ang square root ng ating dalawang perfect square kung saan nag-lie ang ating given, which is square root of 6, mayroon tayong 2 and 3. Ang square root ng 4 ay 2 at ang square root naman ng 9 is 3. At para sagutin ang tanong sa ating example number 3, kung saan kailangan natin ma-determine ang dalawang magkasunod na integer kung saan maglalay ang square root of 6, ang sagot natin ay 2 and 3. Illustrative example 4. Square root of 75 lies between what integers? Gaya ng ating ginawa sa example number 3, para masagot ang tanong na ito ay kailangan muna nating ma-identify ang dalawang pagkasunod na perfect square kung saan gigitna ang 75. 75 lies between the consecutive perfect squares 64 and 81. Kapag na-identify na natin ang dalawang magkasunod na perfect square kung saan gigitna ang ating given na radicand, which is 75, maaari na nating kunin ang square root ng mga ito. Ang square root ng 64 ay 8, habang ang square root naman ng 81 ay 9. Thus, the square root of 75 is a decimal number greater than 8 but less than 9. Kaya naman ang ating sagot sa tanong na the square root of 75 lies between what integers ay 8 and 9. Kapag ang isang number ay irrational, mahalaga na marunong tayong mag-estimate ng square root nito.
Maaari nating ma-approximate ang square root ng isang number sa pamamagitan ng pag-identify ng dalawang magkasunod na integers kung saan papagitna ang square root ng ating given number. Ang decimal form ng mga irrational number ay may katapusan at hindi ito repeating decimal. Laging estimated value ang ating kinukuha kapag tayo ay nagsosolve ng irrational numbers. At ganito ang ating gagawin sa ating illustrative example 5. Estimate the square root of 10 to the nearest hundredth. Para sa ating solution, ang principal root ng 10 ay nasa gitna ng 3 at 4. Ang square root of 10 ay mas malapit sa 3 kaysa sa 4. At by estimation, 3.1 squared is equal to 9.61 and 3.2 squared is equal to 10.24. Makikita natin nagigitna sa 3.1 at 3.2 ang square root of 10. Ating ipagpapatuloy ang estimation dahil ang kailangan natin ay ma-estimate ang square root of 10 to the nearest hundredth. Ang 3.15 squared ay equal sa 9.9225. 3.16 squared is equal to 9.9856. At ang 3.17 squared is equal to 10.0489. Makikita natin na mas malapit ang 10 sa 9.9856. Therefore, by estimation, the square root of 10 is approximately 3.16. Illustrative example 6. Estimate the square root of 45 to the nearest hundredth. Ang ating gagawin sa example na ito ay katulad lamang ng ating ginawa sa example number 5. Ang principal root ng square root of 45 ay between 6 and 7, at ito ay mas malapit sa 7. By estimation, the square of 6.7 is equal to 44.89 and the square of 6.8 is equal to 46.24. The square root of 45 must lie between 6.7 and 6.8 dahil makikita natin na gigitna ang ating square root of 45 sa 6.7 at 6.8. At ating ipagpapatuloy ang estimation to the hundredth place. The square of 6.71 is equal to 45.0241. And the square of 6.72 is equal to 45.1584. Makikita natin na mas malapit ang 45 sa the square of 6.71, which is 45.0241. Therefore, by estimation, the square root of 45 is approximately 6.71. Ating makikita ang mga irrational numbers sa number line by approximation. Maaari nating i-plot ang mga rational numbers sa number line gamit ang estimated value nito. At subukan nating gawin ito sa ating illustrative example 7. Plot the following irrational numbers on the number line. The square root of 3, the square root of 23, and the square root of 48. Using the estimates, ang square root of 3 ay mas malapit sa 2, ang square root of 23 ay mas malapit sa 5, at ang square root of 48 ay mas malapit naman sa 7. Base sa mga nakuha nating approximation na ito, ay ipaplot na natin ang ating mga given irrational number. Unahin na natin ang the square root of 3, which is approximately 1.73. Gamit ang number line ay dito natin ipaplot ang ating square root of 3. Mas malapit ito sa 2 kaysa sa 1. Ang sumunod naman ay ang square root of 23 na approximately 4.80. Dito natin siya ipupwesto mas malapit sa 5 kaysa sa 4. At ang panghuli nating given ay square root of 48, which is approximately 6.93, kung saan ito ay mas malapit naman sa 7 kaysa sa 6. At ganoon ang ating ginagawa kapag tayo ay nagpa-plot ng mga irrational numbers sa number line. Nakita natin ito sa ating illustrative example number 6.
So, ulitin lamang natin ang ating ginawang step dito sa ating illustrative example 7. Plot the following points on a number line. So, meron tayong point A hanggang point E. Para sa point A, ang ating given ay square root of 7. Ang square root of 7 ay nasa gitna ng 2 at 3. Ang square ng 2 ay 4 at ang square naman ng 3 ay 9. Kaya naman, maaari nating i-plot ang ating point A mas malapit sa 3 dahil mas malapit ang 7 sa 9 kaysa sa 4. Sumunod naman ay ang point B, which is square root of 38. Ipa-plot natin ito mas malapit sa 6 dahil mas malapit ang 38 sa square ng 6, which is 36. Mas malapit naman sa 7 ang ating point C, which is square root of 43, dahil mas malapit ang 43 sa 49 kaysa sa 36. Ang point D, which is square root of 92, ay halos nasa gitna ng 9 and 10. Ang square ng 9 ay 81 at ang square naman ng 10 ay 100. Habang ang ating point E naman, which is square root of 105, mas malapit natin itong ipupwesto sa 10 dahil ang square ng 10 is 100.